Wanted, sweetheart. Ganda ni ma'am. Sa camera lang po. Taga saan ka ma'am? Taga Bataan. Bataan? Ngayon, wala saan ka ngayon? Pero nandito ako sa Saudi. Ako nandito lang po ako sa Manila. Saan pa natin kayo? Pero... Aborti ko lang po ako. 40. Matanda na. 40, hindi ah? Na anak ko. 40 na? 40. Tanda ko. Ilan po kayo? Apat na taon. May anak ako isa? Ilan po anak niyo? Ako dalawa. Siya lang, babae. Ako dalawa, babae siya laki. Sa akin, babae. Walang taon na yung anak ko. Ako naman 11 and 15. Bali, ilan taon na kayo dyan, ma'am? 5 years na po. Patag na, ano? Kailan ang uwi nyo? Kababalik ko lang eh, kasi nag-vacation ako last year. Kababalik ko lang, kasi 7 months ko pa lang dito. Another contract. Tapos ilan taon ulit ako? 2 years. 2 years contract. Ano ma'am? 2 years. 2 taon. Ulit? Kailangan eh. Kasi may anak. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas. Pero nga ma'am. Sadya. Hirap. Ay, kamusta naman work mo ko yan? Anong year ma'am? Electrician lang po. Dito sa construction, electrician lang. Bakit lang? Trabaho yan, marang alam ko. Eh, mahirap na trabaho. Ako nga, katulong. Katulong, katulong yan. Pagdating dito, amo. Ay, hindi po. Hindi ah. Katulong pa rin ako ng mga anak ko. Bali, ilang taon na kayo mang nawala kasama? 11 years na akong hiwalay. 11 years tapos nagka-boyfriend na. Tapos nagka-boyfriend-boyfriend. Pero wala namang seryoso. Kasi ang hirap, parang hirap magkaroon ng seryosong boyfriend pag ano, pag OFW. Yahoo! Sabi nila mahirap daw ang LDR. Sabi? Sabi nila mahirap daw ang LDR. Diba? Kaya lang. Oo. Yan. Pero depende rin siguro, ma'am. Kasi meron ako pangalawa sa halik ko. Ano, dalawa sa adik ko na ito. Kamusta? Kamusta, Juan? Tawagan ko. Nasa, ano, sa Qatar. Parang, noong umpisa, hanggang sa unang linggo, okay ang komunikasyon namin. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na parang nasa kanya yung may problema eh. Parang maraming kausap lagi eh. Dati tumatawag sa akin ng alas 3 dito ng hapon. Sunod na tawag niya, alas 7 ng gabi dito. Tapos sunod niya, alas 11 ng gabi dito. Sunod niya, alas 4 ng madaling araw dito. Parang nag-isang linggo lang na gano'n hanggang sa pawala na. Nag-isang beses na lang sa hapon. Sunod, isang beses na lang sa... Oo. Hanggang ngayon, wala na. Baka hindi sa iyo na baka hindi naman sa iyo yung hinahanap niya, sir. Ah. No, ganun. Maganda 'yon kasi at least 'yan nakilala niyo yung isa't isa. Naging binigyan kanya ng time. Oo. Hindi, pero sinagot kanya. Ah, siya po. Ay sabi niya sweetie daw niya ako. Di ko alam kung yung sweetie yung alaga na ano pa yung balbon. Aso. Hindi. Pero yan nga po, baliktad naman yung nangyari sa ako naman kasi, buong oras ko nasa kanya. Yung tawag namin is, talaga maghapon, minsan na maabot pa ng 2 days, walang cut-cut yun. Naka-online yung call, naka-audio call, naka-video call. Kaya lang, napaghinala talaga. Kaya parang napuno na ako. Bumitaw na ako. Ang hirap kasi ang hirap ng sitwasyon na magkalayo kayo. Tapos yung puro paghihinala, puro pagdududa yung ibibigay sa'yo, stress. Wala akong magawa. Iiyak na lang ako. Iiyak ko na lang. Ang hirap. Kaya mas magandang bumitaw na lang ako.
At least ngayon, nakakapag-focus ako sa trabaho, nakakapag-focus ako sa mga anak. Ganun. Oh. Mayroon naman yung nararamdaman mo na hindi na totoo sa'yo. Ikaw, magpipilit pa. Ikaw rin yung mahirap. Totoo. Tsaka para ang hirap kasi, ang hirap mag-explain, ang hirap sabihin yung, nagkasabi ka ng tama, parang ang hirap-hirap niyang paniwalaan. Ay, napuno na ako. Parang, sabi ko siguro ito, panahon na siguro to. At saka, kasi accidenting nabuksan ko yung account niya. Yung bintang niya pala sa akin is, siya pala yung gumagawa. Kaya parang, ay baka naman mamukuli. Ay, hindi naman ako naghahalap ng pogi kasi, pogi nga, gutom ka naman. Diba? At saka hindi naman ako naghahanap ng pogi kasi single mom ako, dalawa akong anak. At nahanap pa ako ng pogi, di ba? Siyempre, nahanapin ko is yung mahal ako. Maganda ka naman? Mahal din naman. Hindi naman maganda. Ang ayan. Na lang. Kunyari bang sa katulad mo, 40 ka, tapos ay yung may gusto sa'yo ay 44. O siyempre, siguro mag-aalangan ka doon dahil isipin mo, baka nadating yung panahon na ikaw ay mag-aakay ng uugod-ugod. Ay, hindi naman. Bakit? Hindi naman magkalayo yung age 40, 44 is 4 years gap lang. Hindi naman siguro. Ang sa akin lang kasi, oo, sabihin natin naghahanap talaga ako ng lalaki na makakasama ko habang buhay. Basta yung seryoso, yung wala magiging problema. Diba? At tanggap yung mga anak ko. Ayoko naman ng bandang huli is mag-aaway dahil sa mga anak ko. Oo nga po. Tama kasi ako naman kasi single mom, hindi naman ako naghaharap ng binata or hindi naman ako naghaharap ng mayaman, hindi naman ako naghaharap ng magandang trabaho, na may magagandang trabaho. Sa akin lang is yun. Siyempre, kailangan din may kasiyahan, di ba? Oo. Sana pala rin. Basta sa akin lang po, basta sa akin lang walang problema. Hindi magkaka problema. Walang aaway sa akin. Walang sama niya kasi ma-scandal na ako. Yung ganun. Saka maganda sa relasyon kung ano yung iniisip mo isa na hindi makakabuti. Eh dapat hindi na ginagawa ng isa. Di tulad ng iba, na alam niya pangit na iniisip yung isa, nagdududa na. Katulad mo yung mga napapansin ako, nagdududa na, sige pa rin at sige. Dahil yung iniisip niya, bahala siyang magalit, wala akong pagkaroon sa kanya. Yan ang mahirap na relasyon. Pero sa akin naman kasi, ang dami ko nang na-encounter. Siyempre chat. Ang dami mga ka-chat, may mga ka-chat. Bandang huli, dadaanan ka sa utang. Pa-utang ako. Yun. Akala siguro nila pag OFW is marami ng pera. Dadaan ka, pa-utang naman. Birthday ko, pasalubong ko. Ayoko nang ganun. Kasi nakaka-turn. Nakaka-turn off kasi yung ganun. Pag ganun, ay, sorry. Ekeska, block ka sa akin. Saka kung mahal mo yung isang tao, hindi man yan, hindi man sa iyo magsasabi, kung may puso loob ka na nakakalog-log ka, o magregalo kaya ako sa kanya ng kahit isang pirasong bulaklak, ipadala ko doon sa kanya, o tira ko sa Pinas para magkarating sa kanya. Pwede ganun, pero yung siguro yung... Pero yung pag yung babae yung peperahan mo, parang hirap. Mali ba siguro, ano, kung magkasawa ng sadya dati kayo, pwede yung ganun. Okay lang sa akin, halimbawa, nagkitira tayo, nagkaroon ka ng problema, basta't kaya ko, ibibigay ko. Pero pag yung hindi pa tayo nagkita in personal, tapos mag-a-ask ka sa akin ng mga, ayoko nang ganun. Saka, hindi rin naman ginadampot siguro ang pera dyan sa kabila na yan, sa kabilang bansa. Siguro, pinaghihirapan ko din. At saka ako sinasabi ko, marami akong obligasyon. Marami akong obligasyon sa Pilipinas. Marami akong bills na binabayaran. Marami akong obligasyon. Marami akong... Ay, natural yan ba? Oo,
natural talaga. Natural talaga. Pag may trabaho, ganun talaga. Maraming obligasyon. Maraming, pag may trabaho. Pero kung wala kang trabaho, wala kang obligasyon. Okay naman dyan sa inyo. Hindi naman mahigpit yung inyong amo. Hindi naman mahigpit. Kaya lang, syempre, pag gising na sila, pag gising na yung alaga ko, syempre, medyo lalo na sa cellphone. Eh ngayon kasi tulog pa sila, tapos yung dalawa kong, tatlo kong alaga, pumasok na. Isa, gising, tatulog pa. Napagpaparehas ko doon sa yung nakaraan, yung pinitok sa iyo. Parang malaking pagkakaiba eh. Siya halos buong oras, sabi niya, busy sa trabaho. Eh, hindi po. Kasi pag nagising ka naman, natapos mo yung ginagawa mo, pag nagbe-breakfast, pwede mo mag-cellphone. Hanggat hindi gising yung ano, yung mga amo. Pwede naman. Siya ganun siya naman. Kasi ganun po. Ganun kasi ako. Tsaka pag may time na pwede akong mawag ng cellphone, mag-check ako ng message. Okay lang. Bisa nga nakakapag-live pa ako. Sabi naman lang siya. Eh, marami nga akong nakikita na mga nasa ibang bansa na doon. May mga post ng TikTok. Ano yun, kuya? Ang tawag doon, pinagtagpo pero hindi pinagtadhana. Yun lang. Yun ang nangyari. Ang ano yung nangyari? Pinagtagpo, hindi pinagtadhana. Sadyang hindi tinadhana. Hindi naman ako nagpipilit sa ganun. Ang ano nga, ako parang panataglay yung kalupang ko sa kanya. Minsan nag-uusap. Noong una, nag-uusap kami ng problema sa buhay, kinikita namin. Pero sabi niya, malaki ang kita niya. At 27 daw. Iwan ko lang. Okay. Ayan nyo na, nyo. Ayan muna, sir. Baka sa inyo na lang ni girl yung pag-usapan ninyo, no? At saka medyo bitin na rin yung oras natin. Ay, pagpatuloy yung pag-uusap nyo kasi mag-shoutout pa ako. Thank you. Maraming salamat. Okay. Thank you. Bye-bye. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala, usapang kita na kasi. Yun nga po, no? Payo ko lang sa mga sumasali ho dito, no? Kasi programa natin, Wanted, sweetheart. Yun naman po, inaasahan ko na walang sabi talaga pareho yung sumasali. Now, mas maganda nga ho yung mas malayo kayo sa isa't isa, no? Total naman pareho naman wala kayong sabit. Try ninyo, no? Kahit di mo siya gusto sa mukha, kahit di mo siya gusto sa pag-ugali, no? Try mo sagutin na maging kayong dalawa. Pag na kayo nang naging dalawa, no? Doon mo kasi makilala yun eh, no? Hindi mo lubos makilala, pero at least makilala mo kung ano mo meron talaga siya, no? Nan, kayo ng dalawa. Kunyari, shoota ka na. O, shoot. Mag-shoota na kayong dalawa. Malayo naman kayo si isa't isa eh. Wala namang mangyari. Wala namang talo dun. Puyat lang, no? Tingnan nyo kung mag-work, no? Oh. Marami dun nagkatuluyan dun sa grupo natin na malayo sila si isa't isa. Oh. Sa This Jello Wanted Sweetheart, diba? Sa official group natin. Oh, kung hindi mo naman talaga beat, at least di mo na paasahin yung tao. Hiwala yan. O, di ba? Kasi hindi kita gusto eh. Ayokong maging boyfriend na tulad mo, di ba? Oh, after 2 weeks na lagi kayo nag-uusap, no? Makilala mo siya sa pag-uugali, di ba? Nang lubusan. Hindi naman lubusan, no? Makilala mo yung ugali niya. Oh. Oh, kung hindi mo siya type, sabi mo na hindi kita gusto, break na tayo. Oh, tapos prangkahin mo siya. Oh. At least nang bigyan mo rin chance yung sarili mo, no? Na umibig ulit. Oh, baka mag-work eh, 'di ba? Pero hindi, hindi siya masarap magmahal eh. DJ